Okay, so yun yung pathways. Ito yung iglesia. Ito yung memory lane sa mga parents ni Julie na Magdangal na restaurant. Tapos ang katapat naman nito ay yung community village ng Iglesia ni Cristo. Ito yung mga retired minister ng iglesia. Meron silang village dyan sa loob. Tapos ito naman yung katabi na lupa ng memory lane. Kabibili lang nito last month at nabili ito ng 16,000 per square meter. Dati po may tindahan to dito. Pinaalis yung tindahan dito kasi nga po ay nabili na yung property. Ito yung daan papasok sa property. Ito yung gilid, yan yung kabibili na ng property. So this is the end of the property. Ito yung hindi pa natatapos na semento nga na daan. Mapapansin mo, yun po yung daan papasok. Mga less than 100 meters. And then ito nga po yung hindi pa masyadong natapos na binabala kong paayos. Ayan. Itong property na ito na nasa gilid, binibenta ko ito. Ito po ay nasa 8,000 per square meter. Yung property. Nasa 1,200 din po itong property na ito. At ayan, kung mapapansin nyo, maganda rin yung property na yan, location. Pero ito po yung sumunod na property, nasa 1,200 pa rin kasi pare-pareho po yung sukat nito eh. 1,200 ang mga sukat. Itong next na property ay binibenta ito pero nasa 10,000 per square meter daw ang sabi. Ito may mga taong gumagawa. Ito pong lupa na papakita ko sa inyo, ito po yung lupa na pinagkatiwala sa atin na isang mayamang tao na binigay niya sa atin para ayusin natin at i-take care natin. Ay! Ito po yung property yan. Okay, so lalagyan nila ng, kung mapapansin nyo, yung property na ito ay pababa po siya, no? Kasi po yung dulo nito ay ilat, which is para sa akin napakaganda po. Like for example, gagawan mo siya ng swimming pool. Okay, magtatanim ka na ayan. Ito pong sinisimento po nila ito para lalagyan ng barbed wire mula po doon na property hanggang dito. Kung mapapansin nyo po, ayan, mahaba-haba po itong property na ito. Ayan, tinanggal po nila yung mga nandyan na nakalagay. Ayun, makikita mo yung laki ng property. Papaba po ito kasi ilat nga po dyan. So, hindi ko alam kung anong gagawin. Ito may puno ng mangga. May mga puno ng saging. Mayroon din na rambutan. Yes, sa rambutan din. May mga puno ng mangga, may mga puno ng saging. Ayan, so, yung kabuuang property po na ito ay nasa 1,200. Nagbigay po tayo ng daan kasi nga balak namin ipaayos yung daan mula doon hanggang dito para maayos. Hindi ko alam kung kailangan pa ba itong ipapatag o tama na po ito at aayusin na lang yung pagtatayo ng bahay, kung tatayo ng bahay. Pero kung mapapansin niyo po, pababa po yung lupa, which is para sa akin okay lang, maayos.
Actually, sabi nga ng may-ari ay idadantada namin ito. Taga Agoncillo kayo? Hindi pa kayo nakakabalik? Ha? Hindi pa kayo nakaka-uwi? Pwede na kayong pinapabalik na kayo. Kailang trabaho muna kayo dito. Okay, sige. Ayan, so ito dito yung may nakalagay na muhon dito, ano? Ayan, so mapansin mo, ayan. Pinapabakuran po ito para ayan, so ito pong gilid nito, ito po ay Palmcrest subdivision na po ito. Kung mapapansin niyo po, yung Palmcrest ay ito po yung clubhouse nila. Clubhouse po ito ng Palmcrest. Yan. Okay, so clubhouse ng Palmcrest. At mula po doon, ang lupa hanggang nakabakod na po yan dyan sa gilid. Hanggang dyan po. Ayan, ganyan po kalaki yung property. Papapansin nyo dun sa may ayan, ganyan kalaki. So, nilinis na po nila. Ayan, I'll take a picture.